Ask ko lang po if original po ba yung nabili ko. Wala kasi siyang expiry date sa baba ng bottle. 265 po siya, 100 ml set. So, hi mga kajosa. So, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo na mag-ingat tayo sa pagbili sa mga online shop everywhere na below SRP. Kasi kapag legit seller po or authorized seller ni SCD Products ang binilan ninyo, ang peeling set small po natin ay 350 pesos while ang SCD peeling lotion set big is 450 pesos. So, kapag legit seller po kasi, alam niya po ang policy ng SCD company na no bagsak presyo po tayo at meron tayong violations and offenses. So, ngayon, magtataka ka kung bakit may nagbibenta ng below SRP. And katulad niya, nako-confuse ang mga buyers kung original ba yung nabili nila at wala ring expiry date. So, supposed to be, mahihirapan tayong itrace yan dahil number one, sinuportahan po natin yung mga bagsak presyo. Number two, hindi po tayo sigurado sa quality niyan, pati nung seller. Gawa nang meron nga tayong policy, so ibig sabihin lahat po tayong seller ay responsible na sumunod. So saan nang galing yung mga products na binibenta nila ng below SRP? Ibig sabihin, baka mababa ang quality nung product na binibenta nila, kaya nila yan na ma-market ng mas mura. And also, makikita nyo, meron nga tayong policy sa company. So, ano yung rason bakit sila nagbebenta ng mababa? At the same time, nako-confuse yung mga buyer kung tunay ba yung nabibili nila. Kasi nga, mababa yung presyo. Tapos katulad nyan, wala silang mga expiration date. Pero ang katotohanan, napakamura po ng 350 pesos dahil talagang mataas ang quality at effectiveness ni SCD Peeling Lotion. Yung 50 ml na bibilin nyo, yung ganong maliit, inaabot na siya ng 3 to 4 months na gamitan sa muka. Kesa dun sa tagto 250 pesos na yung 10 grams lang na tumatagal siya ng 1 to 2 weeks. Imagine ha, for only 180 pesos yung 50 ml natin, umaabot na siya for 3 to 4 months. Kesa dun sa 10 grams sa tagto 250 pesos sa mga rejuvenating creams, umaabot lang siya ng 1 to 2 weeks. So, diba, napakalaki ng natitipid natin for only 180 pesos. Mas gusto mo pa ba yung mas mura? Tapos ganyan yung klase ng mabibili natin? Kaya mga kajosa, maging maingat at matalino tayo sa pagbili dahil balat po natin yung ating paggagamitan. Again, ulitin ko, pwede nyo silang hinga ng virtual ID para malaman kung legit seller sila. Kung gusto nyo man tangkilikin yung mas mura. Kasi naiintindihan naman natin na mas makakatipid tayo kung mura. Pero ang tanong, safe and effective ba yung mabibili natin? Bye-bye!